Ngayong araw, pag-uusapan natin ang one of the hottest stock dito sa ating merkado ngayon. Ito ay ang DMCI Holdings Inc. na meron ticker symbol dito sa ating bansa na DMC. If you are interested sa pag-i-invest dito sa ating merkado, nasa tamang channel ka. Sa video na to, gagawa tayo ng stock review and analysis sa kampaning ito and tutulungan kita mag-decide kung itong DMC ay right stock sa iyong portfolio. So now, grab a snack and let's get started! Bago tayo magsimula sa pagre-review at pag-aanalisa ng DMC, pag-usapan muna natin ang company's background and history ng kumpanya. Now, ang DMCI Holdings Inc. is a Philippine-based company that was founded in 1950s. Ang kumpanyang ito ay mayroong diverse portfolio for businesses including real estate development, mining, construction, and infrastructure development. Over the years, DMCI Holdings Inc. has established itself as one of the leading companies in the Philippines and has grown to become one of the largest companies in the country. Now, pag-usapan natin ang current market position ng kumpanya. In terms of size, DMC currently trading at a market cap of 151.89 billion pesos. At itong kumpanyang ito ay mayroong strong financial performance. Kung titignan natin dito, kanilang short-term assets ay umaabot ng 157.54 billion pesos at ang kanilang current liabilities ay nasa 49.84 billion pesos lamang. Now kung titignan naman natin dito, ang long-term assets ng company ay nasa 93.82 billion pesos samantalang ang kanyang long-term liabilities ay nasa 58.49 billion pesos lamang. Pinapakita dito sa atin ang kagandahan ng kanilang financial position. Now, in comparison sa holding firm sector, ang revenue ng company ay umaabot ng 142.62 billion pesos, samantalang ang kanilang net income ay nasa 32.55 billion pesos. At sa loob ng isang taon, ang kanilang share price ay lumago ng 36.35%. Itong kumpanyang nire-review natin ay isa sa pinaka-prominente pagdating sa industrial conglomerate and holding firms. And noong Friday, ang kumpanya ay nag-close sa 11.44 pesos per share, 12.40% below its 52-week high na nasa 13.06 pesos per share. At ito ay naabot noong January 19, 2023. Overall, ang DMC ay mayroong solid background and history. And sa kanyang current market position, na very promising ang kanyang pinapakita ngayon. In the next section, pag-uusapan natin ang mga features ng kumpanya and kung bakit nangingibabaw ang kumpanya sa kanyang mga competitors. Dahil nagkaroon na tayo ng idea sa background ng DMC, pag-usapan naman natin ngayon ang features ng kumpanya at kung bakit ito promising investment. Over the past years, mapapansin natin dito na talagang continuous na nag-grow ang kanilang revenue at net income. And now, ang kanilang profit margin ngayon ay nasa 22.8%. So this strong financial performance indicator suggests that the company has a healthy business model and a bright future outlook. Next, pag-usapan natin ang growth potential ng kumpanya. DMC operates in a growing industry and has a track record of success. Additionally, the company has a strong pipeline of future projects and a solid plan for expanding its businesses. Sa combination ng kanilang strong financial performance and growth trajectory, talagang pinapakita sa atin na mayroong strong potential for growth pa itong DMC. Lagi natin tatandaan, itong kumpanya ay mayroon din silang segment o portion na nagagaling sa kanilang mining operations. Kaya ikaw, kung mayroon kang investment sa company, lagi mong titignan or iwa-watch out yung performance ng mining industry ng ating bansa. Now, finally, napaka-importante na dapat nating tatandaan sa DMC, ito ay very well positioned sa ating merkado. Itong kumpanya ay mayroong strong market share at ang product at services ng kumpanyang ito ay very high demand. Additionally, itong DMC ay mayroong reputation for quality and reliability which sets apart from its competitors. So overall, ang features ng DMC ay very promising investment opportunity. Sa next section, pag-uusapan natin kung paano nag-perform ang kumpanya compare sa kanyang mga competitors.
Now, dahil alam natin yung features ng DMC, pag-usapan natin yung competitor side naman ng kumpanya. Ngayon, mag-focus muna tayo sa financial performance ng mga competitors and ng company. Na ito yung mga best competitors ng DMC in terms of holding company. Na kung titignan natin dito in terms of beta, 5 years average, nakikita natin dito, ang mayroong pinakamababang beta dito ay ang company ng DMC. In terms of cash to total capital ay nasa 17.6%. Ang mayroong pinakamataas na cash to total capital ay ang LTG. Now dito naman sa total debt to total capital, ang mayroong pinakamababa ay ang company DMC. Lagi natin tatandaan dito sa total debt to total capital, the lower the better. At sa current ratio naman, siya naman ang mayroong pinakamataas na current ratio. Now dito, pinapakita ko lamang sa inyo yung strong financial side ng company compared sa kanyang mga competitor. Next, pag-usapan natin yung growth potential ng DMC compared sa kanyang competitors. Now dito, ang revenue forecast ng mga analysts sa DMC ay nasa 44.7%. Siya ang mayroong pinakamataas na forecast and also sa kanyang net income margin ay nasa 24.2%. Now dito sa section na ito, pinapakita ko lamang sa inyo yung forecast ng mga analyst and also na talagang meron pang i-grow ang company nito. Ayan naman, dito sa aking ratings ay nasa 5-star category itong nire-review natin ngayon. And also, kung titignan natin ang kanyang return on equity, return on assets, and return on investment over the past 5 years, pinapakita sa atin ang kagandahan ng kanilang management. Ang kanilang return on invested capital over the past 10 years, pinapakita sa atin dito na nasa high quality ang kanilang management. Now, kahit na ang DMC ay very promising investment opportunity, it is important to consider the challenges that the company faces. Ang una sa listahan ay ang market risk. Kasi ang stock price ng DMC is influenced by overall market condition. Ito yung nakapaloob sa market risk ang economic growth factors, interest rate, and geopolitical events. Pangalawa, industry risk. Ang DMC ay nag-ooperate in a specific industry. And the performance of that industry can affect the stock price. For example, if the construction industry experienced a downturn, it could negatively impact DMC Holdings Inc. And katulad din na sinabi ko rin kanina na ang DMC ay meron din hawak na mining segment. And alam naman natin na ang mining ay very volatile sa ating merkato. Pangatlo, ang company-specific risk. Naapektuhan dito ang financial performance ng company and yung future prospect ng DMC. So, ano-ano nga ba yung mga nakakaapekto sa company-specific risk? Unang-una dito, syempre, ay ang competition. Pangalawa, ang changes in regulations. Now, napaka-importante na kapag tayo ay nag-i-invest sa isang kumpanya, titignan din natin yung mga possible risk na nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng share price ng kumpanya. Hindi lang tayo nakafocus sa future growth ng company, kung gano'ng ka-strong ang company in terms of financials. Titignan natin lagi ang risk na nakapaloob sa company. Kasi kung nami-measures natin ng maayos yung risk, we can adjust and we can adapt a certain strategy para ma-minimize natin yung risk na nakapaloob sa company. Now, nalaman na natin na mayroong magandang investment opportunity dito sa DMC. Ngayon ang tanong, sa anong presyo ba natin willing bilhin ang company? Now, gumamit ako ng iba't ibang valuation methods para ma-determine natin yung average intrinsic value ng DMC. Now, kung titignan ko dito sa aking 10 years financial data review or analysis, ang aking intrinsic value dito ay nasa 27 pesos per share. And currently, ang kumpanya ay nasa 11.44 pesos per share. So clearly, ang company ay undervalue ng 136.29%. Now, dito naman sa MOS valuation natin, ang nakuha kong target price in terms of low assumptions ay nasa 20.78 pesos per share. In terms of mid ay nasa 23.41 pesos. And sa high assumptions ay nasa 21.47 pesos per share. Assuming na mag-grow ang company in the next coming 5 years sa kanilang revenue ng 5%, 8%, and 10%. Now, dito naman sa DCF valuation method, ang nakuha kong intrinsic value ay nasa 18.68 pesos per share. Na mayroong perpetual growth rate na 5.77% and discount rate na 8%. Sa current intrinsic value ko naman, na kanyang net income in trailing 12 months ay nasa 32.54 billion pesos at ang nakuha kong current intrinsic value ay nasa 29.90 pesos per share. Dito naman sa future intrinsic value na ang kanyang net income target ay nasa 28.56 billion pesos, ang nakuha kong intrinsic value ay nasa 26.25 pesos per share. Now dito naman sa revised formula ni Benjamin Graham, ang nakuha ko na intrinsic value ay nasa 32
pesos per share na merong earnings per share na nasa 2.45, growth rate na nasa 11.14, and 10 years government bond na nasa 6.11%. Na on average, ang nakuha kong intrinsic value dito sa DMC ay umaabot ng 25.50 pesos per share. Now, in comparison sa current price ng DMC na nasa 11.44 pesos per share, ang company ay nasa buy signal ngayon na mayroong upside potential na 122.91% pa sa DMC. So dahil alam nyo na yung latest information sa DMC, ang tanong ngayon, what's now? Na kung nagbabala ka mag-invest sa DMC, lagi mo tatanda na do your own research bago ka pumasok sa isang company na pag-iinvestan mo. Kasi napaka-importante na meron ka munang matibay na pundasyon at matibay na konklusyon kung bakit ka mag-invest sa isang kumpanya. And additionally, kapag nakapag-invest ka sa isang company, kung gusto mo lagi kang na-update sa mga kumpanya na nasa ating merkado, huwag mong kakalimutan i-subscribe ito para marami pang kagaya nito ang pwede nating i-publish para magkaroon kayo ng marami pang idea sa pag-i-invest dito sa ating merkado. Kung nagustuhan mo itong video na to, huwag mong kakalimutan na i-like and subscribe itong ating channel kung hindi ka pa nakakasubscribe para marami pang potential investor ang maabot itong ating video. Now, bago mo tapusin ang video na to, alam mo na ba kung ano yung sikreto sa pag-i-invest sa ating merkado? Kung hindi pa, panoorin mo itong video na to. Kung ikaw naman ay baguhan pa lamang sa pag-i-invest at hindi mo pa alam yung start to finish from zero knowledge to 100% knowledge sa pag-i-invest, panoorin mo itong video na to. So now, this is Pese Warrior na nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side.